tunay na mukha ni Jesus Christ. Halina't samahan mo kami. Siguradong marami tayong matututunan, madidiskubre, at malalamang iba't ibang klaseng mga bagay na hindi pa natin alam dati. Huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa iba't ibang klaseng topic na tatalakayin natin. Part 1, Jesus Christ, True Identity. Liban ba sa akin, siguradong marami sa atin ang napapatanong ng ano nga ba ang tunay na itsura ni Jesus Christ. Dahil kung pagbabasihan ay ang pinakamalapit sa kanyang pagka-Diyos nung siya ay nagkatawang tao, walang iba kundi ang Biblia. Dahil kung iisa-isahin natin, ayon sa mga pintor noong unang panahon at ang mga creators sa ating makabagong panahon sa pagkakataong ito, ay bawat bansa at iba't ibang mga panahon ay nagbabago ang itsura ng ating Panginoong Hesukristo. Iilan pa lamang yan ayon sa ating nasaan. Ngunit sa dami ng iba't ibang bersyon na lumabas, hindi ka ba napapatanong? Naalin nga ba rito ang siyang tunay at nag-iisa na sinasabing orihinal na itsura ng ating Panginoong Hesukristo? Ngunit kung iahambing ito sa tunay na sinabi ni Jesus sa Biblia, ay siyang tunay nga naman na salungat ang imaheng ipinapakilala sa atin kumpara ng kung anong nasasaad sa Biblia. Unang Korinto, Kapitulo 11, Versikulo 14, nasusulat, "Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo, na kung may mahabang buhok, ang lalaki ay mahalay sa kanya." At kapag tinuloy hanggang Kapitulo 15, nasusulat, "Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pinakalamang." Kung gayoy sinabi nga ni Kristo na mahalay sa lalaki ang may mahabang buhok, nangangahulugan na ang kanyang imahe ay nalalayo sa mga image na pinapakita sa atin magmula noon magpahanggang sa ngayon. Kung ikaw ang tatanong, ano nga ba ang maaring dahilan kung bakit nalalayo ang mga imaheng ipinakikilala sa atin, bagamat nakasulat ng malinaw sa Biblia ang tunay na imahe na nararapat ng para sa lalaki ayon kay Jesucristo. At para patunayan na gayong mismo na ikaw na nagtuturo ay dapat sumunod sa iyong inaaral, ay nasusulat. Roma, Versikulo 2, Kapitulo 21, ang sabi ni Jesus, "Ikaw na ngang nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ng iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw ay nagnanakaw ka." Ang lahat ng yan ay pinatunayan sa Unang Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 21, "Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya." Kung pinatunayan ang lahat ng yan sa Unang Pedro, na maging si Jesus Christ Himself pinatunayan at naging mabuting halimbawa sa ating lahat, na maging siya mismo ay nagbata at sumunod sa kanyang mga aral, hindi ba't lumalabas na rito at sadyang malinaw na para sa atin na kapag sinabi ni Kristo sa Biblia at nasusulat, ay siguradong pati siya mismo ay magbabata at susunod sa kanyang mga hakbang at instruction ibinigay sa mga tao. Wala man tayong eksaktong mukha, anyo o larawan ni Kristo nung siya'y nabubuhay. Gayon nga'y iniwan niya tayo ng bakas, palatandaan, kung paano natin huhubukin sa ating mga isipan kung anong ba talaga ang tunay na inanyo ang larawan ni Kristo nung siya'y nabubuhay.
Please comment down below kung ano nga ba ang maaring mga dahilan kung bakit tila nalalayo ang mga larawan pinapakita at ipinapakilala sa atin base sa Biblia. At syempre, huwag kakalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell dahil ito'y part 1 pa lamang ng The Jesus Christ True Identity. Weaponize your curiosity with extraordinary belief. Focus magic.